dayuhang prutas ito na masaganang inaani sa probinsya ng Benguet. At ngayon, pati sa Davao, Cebu, strawberry fields forever! Dito sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet, matatagpuan ang pinakamalawak na strawberry farm sa buong Pilipinas. Katunayan, sila raw ang nagsusupply ng strawberry sa buong Luzon. At kamakailan lang ang mga magsasaka rito, kanya-kanyang donate ng halos 1 kilo ng strawberry mula sa kanilang ani para makabuo ng 275 kilos ng strawberry na gagawing giant cake. Bahagi ito ng Panuspulan Strawberry Festival. Ang cake may taas na 1.5 meters, habang 2.4 meters at timbang na halos 3 tons. Pwedeng hatiin hanggang 16,000 slices. Kaya ang mga taga rito, pati na ang mga turista, diba-diba ang biyaya. 5 sikat na mga bakery sa Benguet ang nagsanib-puwersa para buuin ang kanilang giant strawberry cake. Nangailangan ito ng 400 eggs, 112,000 grams ng butter, 250 kilos ng asukal at 275 kilos ng harina. Kung pepresyohan ang giant cake, 575,000 pesos, mahigit kalahating milyong piso. This is one way to promote our strawberry. Kasi lahat ng mga bisita namin from Manila or from other place, pag nasa strawberry farm sila, sabi nila, andito kami sa Baguio. Hindi po kayo sa Baguio, nasa La Trinidad po kayo. Kaya yun isang strategy that we are also promoting the municipality of La Trinidad. Isa ang baker na si Menchi sa mga kasali. Ipinakita niya sa amin ang sarili niyang recipe ng strawberry cake. Ito po mga kailangan natin. Butter, sugar, flour, strawberry, egg. After natin na i-mix, ilagay natin sa baking pan. Tapos ibibake ng 45 minutes to 1 hour. After isang oras na pagbibake, ito na yung kinalabasan niya. Moist! Lasang strawberry na imas. Araw-araw, kada per square meters ng strawberry, tinatayang 2 kilos ang naaani ng bawat isa sa 400 mga magsasaka ng Benguet State University. Ang strawberry farm, bukas pati sa mga turista. Sa bungad pa lang, nakahilera na ang mga nagtitinda. Para naman sa mga gustong sila mismo ang mamimitas ng strawberry, kailangan magbayad ng 400 pesos. Kasama na sa bayad ang 1 kilo ng strawberry na yung mapipitas. Kapag lumagpas ka doon, dagdag bayad. Ang strawberry o presa kung tawagin. Taliwas sa alam ng marami, hindi prutas. At hindi rin kabilang sa pamilya ng mga berry, kundi sa pamilya ng mga rosas. May dahon, bulaklak, petals at bunga. Pero ang itinuturing lang na pinakaprutas o bunga nito, ang akin o yung maliliit na buto na nasa mismong strawberry. 19th century, dinala ng mga Kastila ang strawberry sa La Trinidad sa Benguet. Kinalaunan, nakilala ang probinsya bilang strawberry capital of the Philippines. Bukod sa fresh strawberries, pwede mo rin ditong ma-enjoy ang strawberry jam at strawberry taho. Pero ang pinakapatok tuwing summer, strawberry flavored sorbetes. Kahit balibalik ta rin, hindi mahuhulog! Perfect ngayong summer kasi mainit. Pero alam nyo ba na hindi na lang pala sa probinsya ng Benguet may strawberry farms?
Sa taas na 900 meters above sea level, zigzag na daan at sa malamig na klima, binansagang Little Baguio of Cebu, ang bayan ng Dalagit. At dito sa Candungaw Peak, dinarayo ngayon ang kauna-unahang strawberry farm sa Queen City of the South. Nag-umpisa siya, may strawberry doon sa gilid. So, try natin kasi we started out na enthusiast din kami of trying out seeds. Try nga natin kasi parang yung Baguio, high elevation. So, why not here also? Malamig naman. Ang strawberry seedlings dito, nagmula pa raw ng benggit. Mas maliit nga lang ng konti ang kanilang mga ani. Pero ang tamis nito, hindi raw nalalayo sa mga inaani sa benggit. Mas mahal nga lang ang presyo, 800 pesos kada kilo. Si Jerry, gulay daw talaga ang kanyang itinatanim. Pero taong 2014, may nagdala ng halaman ng strawberry. Doon na nagsimula ang kanyang interes na magtanim din ito. Nagsimula lang daw siya sa 5 paso hanggang napalago niya ang mga ito ngayon sa 27 tunnels. Sa itigya po may nga magtanim ng strawberry dire kay mabuhi dire. Ang di na ta kinahanglan mo ato pas Baguio kay magmananom ta dire mabuhi man dire sa tuwa. Marami nang nagpupuntahan. Production lang yung Monday to Friday. Saturday and Sunday, yun lang yung visiting hours. Gumagawa rin sila rito ng strawberry jam. Hinugasan muna ang 3 kilo ng strawberries. Tinanggalan ng dahon. Pagkalinis, isinalang. Mas masarap daw kung buong strawberry ang lulutuin para ang jam may nakahalong buong laman ng strawberry. Para sa 1 kilo ng strawberry, kailangan ng 1 kilo rin ng asukal. Pinakuluan ito sa mahinang apoy hanggang lumapot. Makalipas ang 30 minutes, pinalamig, ibinote. Strawberry jam kayo dyan! Masarap. Madamis. Hindi pa tatalo ang Mindanao na meron na ring strawberry farm sa Marilog, Davao City at ang mga buto na itinanim nila galing pa ng California, USA. Yung variety namin, sir, is hindi siya ganun kalambot. Pwede mo siya i-travel, siguro 2 days, 3 days, makaya niya, hindi siya ganun kadali masira. Naabutan ng aming team na naroon ang magbabarkadang Don, Shami at Juliet. Nag-day off daw sila sa kanilang trabaho nung nakita nila ang litrato ng strawberry farm na ito sa social media. Ano? Good kayo siya, ay. Mura siya sa perfume, good. Enjoy na enjoy sila sa pamamasyal. Tuwang-tuwa sila sa sariwang amoy ng strawberry. Nakakatanggal talaga ng stress kasi kakapitas ka ng fresh na strawberry. Yung scenery nila, green talaga masyado. Strawberry natin kulang pa sa walk-in customers natin. Yun kasi yung hinahanap talaga nila. Sa kadami ng tao na pumupunta sa amin within weekdays, kulang na kulang talaga. Kaya nga nagpapadami pa kami. Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa pulang-pula at hugis-puso na strawberry? Manamis-namis na may halong asim. Masarap kainin fresh. Masarap ding ihalo sa kung ano-anong pagkain at inumin. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao man, meron ng strawberry fields forever!